Pinabulaanan ni Senator Christopher Bongo na may kinalaman siya sa war on drugs ng Duterte administration sa Bayhirit na dapat magsagawa ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado sa naturang usapin. Ito po ay sa gitna ng binunyag na umano'y reward system sa PNP nung kasagsagan po ng war on drugs. At hinala po ng mambabatas, diversionary taxes lamang umano ito. Ang mga alegasyong may kinalaman siya at si dating Pangulong Duterte sa EJK o extrajudicial killings, kaya pinag-aaralan na niyang magsampa ng kaukulang kaso. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, kumukonsulta na nga si Senator Christopher Bongo sa kanyang mga abogado para sa posibleng pagsisampa ng kaso laban sa dating opisyal ng PCSO na nagdawit sa kanya sa umano'y reward system sa isyu ng war on drugs. Iginit ng senador na wala siyang kinalaman sa nangyaring mga pagpatay, lalo na sa sinasabing mga kaso ng extrajudicial killings. Masyado pong baseless accusation po ito. Mariing itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang sinasabing papel niya sa war on drugs ng Duterte administration. Nais niyang paimbestigahan din sa Senado ang naging kampanya sa illegal drugs ng nakaraang administrasyon. Yan ay para magkaroon ng parallel investigation at malaman kung nagkaroon nga ba ng pang-aabuso sa implementasyon ng war on drugs. Partikular na nais ipabusisinigo sa mga kapwa senador ang alegasyon ni dating PCSO General Manager Reyna Garma na kasama umano siya sa utak ng kampanya laban sa illegal na droga noong Duterte administration at sa kanya umano nang gagaling ang pondo sa reward system para sa bawat mapapatay sa kampanya. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang war on yung operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente, hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente, alika dito, i-arrange mo mga meetings, pero hindi po sa operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on drugs. Hinala ng mambabatas, diversionary tactics lang ang mga pahayag ni Garma para idawit siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawaan niya ito ni Garma para malihis ang partisipasyon niya sa kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 na ang impormasyon ay lumabas rin sa Quadcom hearing ng Kamara. Malisyoso anya at walang ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyon ng dating PCSO official. Pinag-aaralan na ng senador ang pagsisampa ng kaso laban kay Garma. Wala po siya. Malala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na. May sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganung abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganon. Sa pagkarinig ko, wala po. Nilinaw rin ni Go na hindi niya tauhan ang isang alias Smoking na pinangalanan ni Garma. Si alias Smoking ang sinasabing pinagkakatiwalaang aide ni Go na may kinalaman umano sa mga sensitibong komunikasyon at financial dealings sa war on drugs. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi, kasabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments, kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Nakakalungkot ayon sa mambabatas na hinahaluan ng politika ang investigasyon at baliwala ang ginawang paglilinis ng nakaraang administrasyon sa problema sa illegal drugs. Ng zona 2016 up to 2021, anim na zona tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya.
Bakit ngayon, mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Mas maganda nga dati. Ayun, uso na naman yun. Alex, handa raw dumalo si Senador Bongo sa pagdinig ng Kamara, yung Quadcom, dun sa kanilang iniimbestigahang war on drugs. Pero kukonsulta daw muna siya sa liderato ng Senado dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy. Sa ngayon, sabi ni Senador Bongo, hindi niya pa nakakausap ang dating Pangulo sa isyu nga ng pagdadawit sa kanila sa war on drugs. Alex. Okay, Mayan, kung sakali mang iimbestigan nito ng mataas sa kapulungan ng Kongreso, nakarating na ba ito kay Senate President Chisa Escudero at kaninong komite ito mapupunta? Wala pang inihahaing resolution, Alex. Ang plano ni Senator Bongo ay ngayong Linggo makapagain siya ng resolusyon. Ang mag-iimbestiga rin ay kasamahan niya, kanyang kapartido, na si Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin mula sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.